Hello, what is up mga kamata? Welcome back sa panibagong nating video. And in today's vlog, pag-uusapan natin kung maganda bang mag-invest ngayon sa Axie or hindi, lalo na kung baguhan ka. Okay? So, before that, gusto ko muna sabihin na konting disclaimer lang. Lahat ng sasabihin ko dito ay based on my own opinion and my experiences sa Axie Infinity and they are not financial advice. And ayun mga kamata, let's go. So first, gusto ko muna sabihin na dito sa Axie World, yung chart natin, ayun, nakita nyo naman, burned versus minted natin, mas mataas pa rin yung minted over burned. So, okay. So parang ang ratio nito is 1:6 or 1:5. Parang exaggerated naman kung 1:6. So 1:5, sobrang taas nyan. At parang luging-lugi na dito si burned. Okay. So ngayon mga kamata, kung papasok ka, Another thing is makakatulong ka sa ekonomiya kung baguhan ka pa lang kasi bumibili ka ng Axie and nakakatulong ka dun sa mga breeder. Pero ang mangyayari dyan, tataas na naman yung mint. Okay? And then kung gusto mo makabawi ka agad ng puhunan, magbebenta at magbebenta ka. And kung sabay-sabay kayo, marami kayong pumasok nung time na yan at gusto nyo makabawi ka agad, ayun, ibebenta yung SLP hanggang sa makabawi kayo, maka-ROI kayo. Yun yung tinatawag natin na return of investment. Siyempre, emotional, gusto natin magbenta at makakuha ka agad ng puhunan. Kaya ibebenta natin at ibebenta yung SLP natin. And by that, okay, that being said, bumababa yung SLP. So now, iche-check naman natin yung Discord server nila. Pag chinek natin tong Discord mga kamata na wala pang panibagong announcement yung nilalabas ng Axie Infinity or update. So ibig sabihin, hindi pa natin alam kung saan patutungo ang Axie Infinity or yung Sky Mavis. Ang nakita lang natin na update nitong nakaraang araw is yung patch na yun, nag-push up na yung Axie and etc. Pero hindi pa rin siya makakatulong sa burning mechanism. We don't know kung kailan nila ilalabas yon yung land, V3, and etc. Kung ano man yung mga gusto nilang ilabas. At baka late 2022 pa nila ilabas yan. So hindi natin alam. So pumasok ka ngayon, baka mamaya pagpasok mo, biglang bumaba na naman si SLP. At bumaba ng mas mababa pa sa piso or mas mababa pa sa 50 sente mo, baka magtampo ka or baka magalit ka or mamura mo pa yung mga pamilya mo, yung anak mo, kung ano pa man yan. At ayun, yung isa pa, maganda mag-build ngayon kasi mura yung mga Axie. Ayun nga, ang mangyayari nga lang is profitable ba, di ba? So yun yung magiging tanong natin dito. But, okay, kung halimbawa ikaw naman ay baguhan na magaling na sa crypto, expert na, pinag-aralan na to ng mga ilang buwan, and may puhunan ka naman, then it's the best time for you to build. Paano ko yan nasabi? Kasi malay mo, sa tingin mo, di ba? Kasi sa tingin mo, tataas na si SLP. Kasi baka malay mo, early this 2022, lalabas na yung mga update, yung V3 and land. Okay, walang nakakaalam. Pero dahil expert ka na nga sa mga ganitong klase ng bagay na pag-aralan mo na, pakiramdam mo, tataas na si SLP. Then it's the best time to build the Axie. Okay? Invest now, di ba? But it's not a financial advice. Yung sinasabi ko lang, dalawang klase ng tao dito na mag-i-invest. Yung baguhan na hindi nag-research, yung baguhan na walang alam sa paglalaro ng Axie Infinity, baka matalo pa sa arena, umabot pa ng 800 below MMR yung MMR niya, then hindi na siya makakagrain ng SLP, hindi na niya mababawi yung puhunan niya. Not unlike dun sa nag-research talaga, na feeling niya talaga is tataas sa SLP, kahit na bumaba pa ngayon yan, kahit 2023 ko pa mabawi yung puhunan ko, parang matured mindset, parang ganun. So, nandun lang naman yan eh, nasa dalawang tao lang naman yan eh, yung mabilis kumuha ng ROI or yung tao na talagang pang long-term investment. Ngayon, sasabihin ko sa inyo mga kamata, it's the best time to build para dun sa mga nakapag-research na at naka-experience na ng larong to. Tulad ng mga nakabili na ng una, tulad ko, July, so halimbawa, ngayon bibili ako, it's profitable na sa akin kung halimbawa, tumaas yung SLP. Kung bumaba naman, eh sanay na ako doon kasi galing na ako noong July, nang galing na ako ng 20 pesos, tapos bumaba ng piso, so much more kung bumaba pa siya ng sentimo, di ba? So wala na akong pakialam doon. Para sa akin, it's good to buy now kasi sobrang baba na. So, ayun, nasa sa inyo na yan mga kamata kung bibili kayo ngayon or hindi. Payong kamata lang, invest at your own risk, trade at your own risk, do your own research, and ayun, piliin nyo yung magagandang Axie kung magbibuild kayo ngayon. Katulad ko, magbibuild ako ngayon, bibili ako ng 7 nito para may pandagdag ako ng energy dun sa 20 energy ko. So, 17,000 lang naman yung magagastos ko dito. Not unlike before na umabot ako ng 120,000, 100,000. So, ano na lang yung 17,000 na gagastosin ko. So, ibabawas ko na lang sa SLP ko yan para makakuha ulit ako neto. So, sa SLP na nag-grind namin nung July, ibabawas ko para makuha ako ng another 20 energy. Malay mo, itong mga Axie na Chopsy na mabibili ko ngayon is magamit ko siya sa land
and maging profitable. O, di ba? Yung may mga tweet pa nga si Jiho na baka mag-goodbye ako dito sa mga aksi na to. Tapos bigyan nila ako ng AXS, RON, tsaka SLP, di ba? Or ibang item na mabibenta natin in the future. So, malay lang naman natin, no? So, kung halimbawa nakapag-research ka na, sa tingin mo ganun nga yung mga mangyayari, then it's the best time to build for you, kamata. Thank you so much for tuning in. Yan lang yung update ko sa inyo ngayon. Sobrang babaw, nasa 2,500 lang. And don't forget to hit that notification bell, subscribe, and also like button para makatulong ka rin sa algorithm ng YouTube channel ko. Thank you so much and have a good day.